Hello and good afternoon, Church Fam. Ako po si Anna and welcome to Beginnings Church Online Worship Service. Have you ever tasted and see that the Lord is good? Ito po ang awit ni King David in Psalms 34. He sings in verse 8 that taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. Alam niyo po, ang buhay ni King David ay may pait at may pakla. Subalit sa kabila nito, ang lumalabas po sa kanyang bibig ay isang matamis na papuri at pasasalamat sa ating Panginoon mula sa kanyang puso. Kaya't inaanyayahan po namin kayo na halina't sama-sama tayong sumamba at magpuri ngayong oras na ito at nasapin po natin ang kabutihan ng ating Panginoon sa ating buhay anuman po ang ating sitwasyon mula sa kanyang salita through the preaching of our pastor. Magandang araw po sa inyong lahat. Kami po ni Emma ay bumabati sa inyong lahat ng Happy Mother's Day. Ang Mother's Day po, para sa mga tagasunod ni Jesus, ay celebration noong gift of motherhood. At ang pagiging mother po ay dalawa ang ibig sabihin. Merong physical motherhood at saka meron ding spiritual motherhood. Yung physical motherhood po, ito po yung, you know, to be blessed by God by physically having children of your own. Pero yung spiritual motherhood naman ay ang gagamitin ka ng Panginoon upang magiging spiritual mom ka para sa iba. Kaya sa lahat po ng mga moms in the world, the married or unmarried, physical saka spiritual moms, we pray for God's blessings para sa inyo. At the end of this sermon, we are going to pray a special prayer para sa mga moms natin. We want God to bless you even more. Okay? So, ihanda po natin ang mga moms natin, no? Kung hindi mo kasama ang mommy mo, you know, you call them up at sabihin mo na at the end of this preaching, magkakaroon tayo ng special blessing para sa mga moms. Okay? So, nitong month po ng May, we started a series to seriously look doon sa greatest commandment, the great commandment of God, which is to love God with all your heart, with all your mind and soul, and with all your strength. At nakita po natin last week na ang totoong pagmamahal sa Diyos ay, ang ibig sabihin nito is to go and sin no more, na yung dating buhay natin, yung dating buhay makasalanan, yung dating tayo ay nabubuhay para sa ating mga sarili lamang ay napapalitan na at ngayon tayo po ay nabubuhay para sa Panginoon at ang lahat ng kasalanan ay atin nang tinatalikuran. Ngayong linggo po na ito, ang mensahe naman ay patungkol sa character, yung kaugnayan ng pagmamahal sa Diyos at saka yung pagbabago ng ating mga buhay upang tayo ay gagawing kawangis ng ating Panginoong Jesus. Meron pong malaking kaugnayan po ang pagmamahal kay Jesus o pagmamahal sa Diyos at saka yung pagbabago ng ating mga pagkatao. Ito nga po ang mensahe po natin ngayon is growth in Christ-like character is one of the most important proofs of your love for God. Ang paglago sa pagkatao ni Kristo ay siyang isa sa mga pinaka-importanting patotoo ng inyong pag-ibig sa Diyos. Hallelujah! Sabi po ng isang nagngangalang Eleanor Powell, sabi niya, "What we are is God's gift to us. What we become is our gift to Him." Kung ano meron tayo ngayon, kung sino tayo ngayon, dahil kay Jesus, ito ay kaloob ng Panginoong Diyos para sa atin. Pero kung ano ang mangyayari sa ating buhay, ano ang mabubuo, ano ang mangyayari sa atin, ito naman ang ating love gift para sa Panginoon. Kaya napakahalaga po na ang ating mga buhay ay magiging love gift para sa Panginoon. Kaya ituturo ko po sa inyo sa araw nito mula sa
First Peter chapter 1 at umpisahan ko po sa verse 3 ang ating babasahin, pero siguro muna sa verse 1 na lang. Sabi po, mula kay Simon Pedro, na lingkod at apostol ni Jesucristo, mahal kong mga kapatid at kabahagi sa napakahalagang pananampalataya na tinanggap din namin. Ang pananampalatayang ito ibinigay sa atin ni Jesucristo na ating Diyos at tagapagligtas. Napansin po ba ninyo yung salitang Diyos at tagapagligtas ay isa ang tinutukoy at walang iba kundi si Jesus. Okay? Sabi niya, sumain niyo nawa ang higit pang biyaya at kapayapaan dahil sa pagkakilala ninyo sa ating Diyos at Panginoong Hesukristo. Verse 3 po, ang kapangyarihan ng Diyos ang nagbigay sa atin ng lahat ng kailangan natin para mamuhay ng may kabanalan. Ito'y sa pamamagitan ng pagkakakilala natin sa Kanya na tumawag sa atin. Tinawag niya tayo sa pamamagitan ng kapangyarihan niya at kabutihan, at sa pamamagitan din nito, pinagkaloob niya sa atin ang mahahalaga at dakila niyang mga pangako. Ginawa niya ito upang makabahagi tayo sa kabanalan ng Diyos at matakasan ang mapanirang pagnanasa na umiiral sa mundong ito. Hallelujah! Verse 5 po, dahil dito, pagsikapan ninyong maidagdag sa pananampalataya ninyo ang kabutihang asal, moral excellence. Sa kabutihang asal, ang kaalaman, yung knowledge. Sa kaalaman, ang pagpipigil sa sarili, yung self-control. Sa pagpipigil sa sarili, ang pagtitiis, yung perseverance. Sa pagtitiis, ang kabanalan, yung godliness. Sa kabanalan, ang pag-ibig sa mga kapatid kay Kristo. At sa pag-ibig sa mga kapatid kay Kristo, ang pag-ibig sa lahat. Sapagkat kung ang mga katangiang ito ay nasa inyo at lumalago, no? Magiging makabuluhan at kapaki-pakinabang ang pagkakilala ninyo sa ating Panginoong Hesukristo. Ngunit ang mga nakukulang sa mga katangiang ito ay mga bulag sa katotohanan, nakalimutan na nilang nilinis na sila ng Diyos sa dati nilang mga kasalanan. Kaya nga, minamahal kong mga kapatid kay Kristo, pagsikapan ninyong mapatunayan sa mga tinawag na kayo at pinili ng Diyos, sapagkat kung gagawin ninyo ang mga bagay na ito, hindi kayo matitisod, kundi buong galak kayong tatanggapin sa walang katapusang kaharian ng Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Dalawang beses po na sinasabi sa atin na yung Diyos at ang tagapagligtas ay iisa, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Again po, ang mensahe natin ngayon ay ang kung sino ka ngayon, yan ay taloob ng Diyos para sa iyo. Pero kung ano ang magiging ikaw, ito ay kaloob mo sa ating Panginoon. Tatlong bagay po ang ating titingnan ngayon. Una, gusto ko pong makita natin ano ba yung plano ng Diyos. Pagkaganda-ganda po ang plano ng Diyos para sa ating lahat, lalong-lalo na sa mga moms natin. Talagang napakaganda po ang plano ng Diyos na pagbabago sa atin. Ang pangalawa po, yung proseso, yung pamamaraan. Paano ba babaguhin ng Diyos ang mga tao, katulad natin? Paano niya tayo gagawing katulad o kawangis ng ating Panginoon? At ang panghuli po, saan manggagaling yung kapangyarihang magpapabago sa ating mga buhay? Tingnan po natin yung plano. Yung plano po, makikita natin dito sa 11 verses na ito, may tatlong plano si God, no? Yung plan niya consists of three things. Yung una po, makikita natin sa dito sa verse 3 and 4, makikita natin ang
plano ng Diyos ay magbuo siya ng bagong sangkatauhan, no? Na bagong humanity, bagong uri ng mga tao na nagsishare sa kanyang divine nature. Sabi nga po sa isang translation ng Tagalog, makibahagi sa kabanalan ng Panginoon. Yan ang gusto ng Diyos, na bubuo siya, magbubuo siya, magtatawag siya, mag-gather siya, at magpapalago siya ng mga tao na makikibahagi sa kanyang kabanalan. Yung isang translation naman po, gustong-gusto ko itong pangalawa translation, medyo more literal, no? Ang sabi sa Tagalog na version din na ito, makibahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos, yung nature being God. Na ngayon po, please don't misunderstand ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Hindi po plano ng Diyos na tayo ay magiging Diyos. Hindi niya plano na tayo ay aasta na parang mga Diyos. Ito po yung temptation na ibinigay kay Adam and Eve. At dito bumagsak ang tao, eh. Kaya nga ang, you know, pag-aasta, ang pagkilos, ang pag-iisip na yung gusto mo na ikaw ang Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo. Yan po yung sanhi ng pagkakasala. Kaya ang gusto ng Panginoon ay isang kabaliktaran doon. Kung bubuo siya ng mga tao na tataglay sa kanyang likas, no? Sa kanyang kabanalan, magiging katulad sila ng ating Panginoon. You know, alam niyo sa Romans chapter 8 verse 28 to 30, sinasabi po dito na ito ay bahagi ng layunin ng Diyos. Ano ba ang layunin ng Panginoon? Well, in general, ang layunin po niya ay ang kaligtasan, ang ganap na pagliligtas sa mga tinawag niya, no? Sa mga tumugon sa kanya, sa mga anak niya. Gusto niyang iligtas sila ng ganap, no? Na talagang complete salvation, yung perfect salvation, na yung kapangyarihan ng kasalanan ay talagang mawawala, si Satanas ay mawawala, yung kamatayan ay mawawala, sapagkat pagkakalooban sila ng resurrected bodies, at saka yung kanilang katangiang mga nilalang ng Diyos ayon sa glory niya ay maibabalik at higit sa lahat. Yung pagkasira ng mundo ay aayusin ng Panginoon. Yan po ang layunin ng Panginoon. Pero sinasabi sa Romans chapter 8 na malaking bahagi dito yung pag-aayos, yung pagbabago sa mga makasalanan na dati ay nabubuhay para sarili, nabubuhay sa kasalanan. Pero ngayon, sila po ay unti-unti, no? Patuloy na binabago, at sila po ay nagiging kawangis ng Panginoong Jesus. Ito rin po ang sinasabi sa Ephesians chapter 4, verse 23 to 24. Dito naman, sabi niya, be renewed, no? Talagang babaguhin sa panloob. Yung panloob na pagkatao ay binabago ng Panginoon. At doon sa verse 24, isusuot daw natin yung bagong tao, yung bagong puso, yung bagong nilalang. Kasi pagka ikaw ay nasa kay Jesus, ikaw ay isang bagong lalang ng Diyos. At ang pagkalalang sa iyo ay ayon sa wangis ng ating Panginoon. At sa Ephesians chapter 5, nakupo, ito po ay talagang bagay na bagay sa ating Mother's Day celebration. Sapagkat ang tinutukoy dito ay yung pagbabago. Of course, hindi lang ng mga kababaihan, kundi pati na ang mga lalaki, yung pagbabago ng lahat ng mga sumasampalataya kay Jesus. Pero ang isa sa mga pagbabago na pinag-uusapan dito ay pagbabago ng Bride of Christ. At ang Bride of Christ, yung church po, ay inihahalin tulad sa isang asawang babae na siya raw ay babaguhin ng ating Panginoon. Isa-sanctify siya, huhugasan siya, lilinisin siya, at gagawin siyang pagkaganda-gandang dilag, no? Pagkaganda-gandang bride, no? Na walang spot, walang
wrinkle, talagang perfected na bride, holy and blameless, at bagay na bagay kay Jesus. Alam po ba ninyo kung bakit? Kasi sabi po sa Revelation chapter 21, ang talagang layunin ng Panginoon ay makiisa, makasama tayo, hindi lamang sa ilang taon, kundi sa panghabang buhay. So ito po ang layunin, ang plano ng Diyos ay baguhin tayo at gawin tayong kawangis niya. Ang isa pa pong bahagi ng plano na ito ay makikita natin sa verse 4. Ito po, yung una, yun yung positive, ano, to be formed in God's image. Pero sa verse 4, meron pong pagbabago sa sentro, no, sa puso, sa kaluluwa, sa pag-iisip ng tao. At ang pagbabago na ito ay yung pag-aalis ng mapanirang pagnanasa, to escape the corruption of the soul. Ang kasalanan po kasi ay talagang winasak niya ang kakayanan natin na mabuhay ng maayos sa harapan ng Panginoon. Ang ating mga kaluluwa ay deformado, ang ating mga pag-iisip ay hindi po maayos. Yung pong tama, ginagawang mali, at saka yung mali ay ginagawang tama at minsan ginagawang katatawanan, no? Pero sabi ng Panginoon, bahagi ng kagustuhan ng Panginoon ay yung palayain tayo mula sa mapanirang masasamang pita ng ating makasalanang pagkatao. At ang panghuli po, gustong-gusto ko po yung panghuli po, nasa verse 8 to 11, ito naman ay ang gagawin ang ating buhay bilang tagasunod ni Jesus na makabuluhan, kapaki-pakinabang ang pagkakilala kay Jesus, hindi po useless, unfruitful, nearsighted, and blind. At para bigyan tayo ng pagtanggap ng walang katapusang kaharian ng Diyos at ating tagapagligtas. Wow, what a plan! Ano po? Napakagandang plano ng ating Panginoon to give us bigyan tayo ng makabuluhan na pananampalataya, kapaki-pakinabang na relasyon sa Diyos. At pagdating ng araw, isang masayang pagtanggap sa atin sa walang katapusang kaharian ng ating Panginoon. Yan po ang plano ng Diyos. Kaya ngayon naman, titingnan po natin ano naman ang proseso, papaano po mangyayari ang bagay na ito. Pag tinignan po natin ang verse 5 to verse 8, makikita po natin na proseso siya, no? Hindi yung dali-dali ang mangyayari, hindi yung natutulog ka, pagkagising mo ay katulad ka na ni Jesus. Hindi po ganun, kundi it's a process, ha? It's a long process, kasi akala ng iba ang buhay Kristiyano ay parang tumatakbo ka ng 100 meter run, ano? Talagang mabilis, you know? Talagang bigay mo lahat. Pero ang buhay Kristiyano ay para siyang pagtakbo ng marathon. Parang talagang slowly but surely. You keep walking, you keep running, you keep moving, you keep progressing. Talagang patuloy ang progreso mo, patuloy ang paglakad mo, patuloy ang ang pagsunod mo sa Panginoon, hindi ka tumitigil. Kaya makikita po natin sa mga verses na ito, ano po? Sabi nga dahil dito sa pagsikapan ninyong may dagdag sa pananampalataya, ang kabutihang asal, sa kabutihang asal ang kaalaman, sa kaalaman ang pagpipigil sa sarili, sa pagpipigil sa sarili ang pagtitiis, sa pagtitiis ang kabanalan, sa kabanalan ang pag-ibig sa mga kapatid kay Kristo, at sa pag-ibig sa lahat. Napo, pagkaganda-ganda naman po, ano, itong plano ng ating Panginoon, no? Talagang so ito po ay nagpapasimula doon sa faith. Yung faith na sabi nga sa verse 1 at saka verse 2, itong gift of faith, itong pananampalataya, yung kakayanang
sasampalataya sa Panginoon ay kaloob ng Diyos. Yung sabi sa verse 2, yung grace, yung biyaya ng Diyos, ito po ay kaloob ng Panginoon. Pero alam po ninyo, ang pananampalataya, dito lang nagpapasimula. Pasimula lang yan na kinilala mo si Jesus, tinanggap mo si Jesus, nagsisi ka sa iyong kasalanan, iniwan mo ang kasalanan mo at ikaw ay nagsimula na sa pagsunod sa Panginoon. Yan po ay pasimula lamang. Sabi nga dito na make every effort, sabi sa English po, na make every effort, pagsumikapan mo. Talagang ang ibig niya sabihin, you work hard on it. Talagang you give your all to it. Hindi pwede yung, you know, kung pwede, pwede. Kung hindi pwede yung ganun. It requires a great sacrifice talaga. Ano po? So, nagpapasimula sa pananampalataya. At napansin niyo ba kung ano yung ultimate objective? Ang ultimate objective po ay yung love. Yung love for God. At saka love for others. Just like Jesus, no? Katulad, magiging katulad tayo ni Jesus na nabubuhay ng, wow, ng isang ng supernatural na uri ng kakayanang magmahal. Hallelujah! Gusto ng Diyos na gawin kanya at ako. Gusto ng Diyos na gawin ang bawat mom, bawat dad, bawat anak, bawat tagasunod ni Jesus. Gusto niya tayo na magiging katulad niya na ang kanyang pagmamahal is sacrificial, sanctifying. It blesses others. You know, talagang ibang-iba talaga ang pagmamahal na ito. So it takes a process. Sabi nga niya, yung pananampalataya dapat madagdagan ng goodness, ng kabutihan, ano? Yung goodness dapat dagdagan mo ng knowledge. Yung knowledge dapat madagdagan ng pagpipigil sa sarili. Yung pagpipigil sa sarili ay dapat madagdagan ng pagtitiis. Napansin po ninyo dito, mga kapatid, na yung middle part po ng proseso, yung middle part ng proseso ay yung pagtitiis. God is telling us na ang susi para mangyari yung gusto ng Panginoon, para mangyari yung paglago, yung pagtubo natin, yung paggrow natin in the Lord, para mangyari yung kagustuhan ng Diyos na mabago tayo sa kanyang wangis, para mangyari yung plano ng Diyos na mapalaya tayo mula sa mga mapanirang mga panirang desires at mapalitan ito ng desires that would only bless others, you know, at higit sa lahat, para mangyari yung isang pananampalataya at relasyon sa Diyos na kapakipakinabang, at upang marinig natin yung welcome ng Panginoon pagdating ng araw, ay kinakailangan ang pagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Hallelujah! Kaya nga po, encouragement po ito para sa ating lahat na tayo po na nagpasimula na sa pag-serve kay God, ay huwag po tayong tumigil at to be willing also na kung ano man ang kailangang gawin natin para mapanatili yung alab, yung closeness with God, yung pagbabago na gustong gawin ng Panginoon, ay patuloy na pagsuko ng ating buhay, pagtalikod sa kasalanan, pagdagdag ng kaalaman, at yung pagpapasakop sa kanyang kalooban. Kasi ito ay mga kinakailangan talaga para mangyari po ang kagustuhan ng Panginoon. Alam ko na, you know, maraming may katuroan na kapag ka tinanggap mo na si Jesus, okay ka na. Hindi po totoo yan, mga kapatid. Hindi po ililigtas ng Diyos ang mga tumanggap kay Jesus. Ang ililigtas niya ay yaong magpapatuloy sa pagsunod sa kanya hanggang sa katapusan. Yan ang maliligtas. Marami po ang nagsasabing tumanggap sila kay Jesus 20 years ago or 10 years ago, pero pagka yan po ay walang kasamang pagpapatuloy, walang kasamang pagtitiis hanggang sa katapusan, eh hindi po tayo, makakaasa ng warm welcome from God. Yan,
Hindi, yan po ang proseso ng ating pagligtas. Okay po, naintindihan po ba natin? Una, ito ay gawa ng Panginoon, pero kasama po tayo. Meron tayong role, meron tayong dapat na mga ginagawa. Yung ating pong mga life groups, yung mga prayers natin, yung pag-attend ng mga gatherings, yung pagbabasa ng Biblia, yung pananalangin, yung, you know, yung pag-support sa work ni God, yung discipleship, you know, pagtalikod sa kasalanan. Lahat po ng mga yan ay mga bahagi nitong proseso ng pagkakilala sa Panginoon. Yung panghuli po ay yung the power. Saan manggagaling yung kakayanan na tayo po ay makapaglingkod sa Panginoon, na tayo ay mabago ng Panginoon. Alam po nyo, ang kakayanan na yan ay galing sa Panginoon. Yung initial po, yung initiator ng kakayanan ay walang iba kundi ang Diyos mismo. Hindi po ito, you know, voluntary na, you know, pag-attempt para maabot natin yung gusto ng Diyos. Hindi po ito you know, paraan ng tao para maabot niya yung gusto ng Panginoon. Ito po ay gawa ng biyaya ng Panginoon. Kaya nga sa verse 1, napansin niyo salitang tinanggap. Yung pananampalatayang tinanggap, talagang, of course, sumampalataya ka. Pero ang pagsasampalataya mo sa Panginoon ay bunga. Bunga ng ginawa ng Diyos na pagpapahayag sa iyo kung sino siya at kung ano ang kanyang ginawa para sa iyo. Ito ay bunga ng, you know, paglilinaw sa pag-iisip mo, pag-touch sa puso mo, no? Pag-convince sa pag-iisip mo na ito nga ay tama, na siya nga ay totoo at ito ang pinakamagandang dapat mong gawin. Kaya nga, ang pananampalatayang ito ay tinanggap mo sa ating Panginoon. You know, he talks about yung righteousness, ang pagtutuwid sa atin, di ba? Sa Romans 1:16, sabi ni Apostol Pablo, hindi ako nahihiya na ipangaral ang ebanghelyo, ang gospel. Bakit? Kasi sabi niya, dito sa gospel na akin pinapangaral, dito nang gagaling ang katuwiran na bigay ng Diyos. Kasi kapag kinilala mo si Jesus, may daladalang bagong kasuotan ang Panginoon. Ang kasuotan ito ay kasuotan ng kabanalan. At ibinibigay ito sa lahat ng kumikilala sa Kanya, nananampalataya sa Kanyang ginawa, at nagtitiwala sa pagmamahal ng Panginoon. So verse 2 po, he talks about grace, no? The grace, no? At I love yung word that is attached to grace, no? He talks about multiplied grace, no? Hindi lamang minsan na tumanggap tayo ng biyaya, kundi araw-araw. Sobra-sobra talaga. And then verse 4, he talks about yung mga pangako ng Diyos na pinagkaloob niya sa atin. He granted to us promises. And then of course, in verse 11, he talks about yung pagtanggap na gagawin sa atin. Napansin po ba ninyo, hindi tayo ang tatanggap ng kaharian po. Tayo ang tatanggapin sa kanyang kaharian, no? So salamat, no? Of course, tinanggap natin yung kanyang paghahari, pero pagdating ng araw, we will be welcome. Tayo po ay tatanggapin, bibigyan tayo ng marangya, mabiyaya, at talagang celebratory welcome in the presence of God. And how did this happen? Well, it's all because of God's grace. Oh, hallelujah. Last week po, I shared with you kung ano yung magandang balita. Ano po? Sinabi ko po last week sa inyo, yung isa, no, yung unang premise ng gospel. Alam po ninyo, whatever God requires, God provides. Ano man ang hinihingi ng Diyos, Kanya itong ipagkakaloob. Kung he wants us to grow in His likeness, He wants you to be delivered from sinful desires, He wants you to receive a rich welcome from God, well, the gospel, how God works is God will provide what you need. Sabi po sa verse 3 and verse 4, God has provided everything. Ang Diyos pinagkaloob niya sa atin ang lahat. Hindi po
hindi po two-third, hindi po ganon, kundi lahat ng iyong kailangan upang ikaw ay mabuhay at makapaglingkod sa Panginoon upang ikaw ay mabago ng ating Panginoon. So first of all, whatever God provides, whatever He requires, He provides. Yung pangalawa po, ipapakilala ko yung huling dalawa, ano, para magkaroon tayo ng complete na picture of what the gospel is. Okay? O, yung pangalawa naman po, whatever God provides, He perfects. Ano man ang kanyang ipagkakaloob, kanya itong palalaguin, kanya itong gaganapin, kanya itong palalaguhin, no? Kanya itong aayusin, no? Kanya itong peperfectuhin, no? Kanya itong pabubungahin. Alam po niyo yung word perfect can also mean being fruitful, yeah? Whatever God provides, He wants it to grow, you know? Kaya yung pinagkaloob ng pananampalataya, yung pinagkaloob ng knowledge, yung pinagkaloob na good seed, yung magandang butil sa atin ng pagbabago, gusto ng God na ito ay lalo niyang ayusin, pagningningin, at lalo pa niyang pakinangin, kasi ang layunin ng Panginoon ay gagawin tayong katulad ng Panginoong Jesus. At ito po ng one of the best aspects of the gospel, whatever God perfects, He uses. Ano man ang gaganapin ng Diyos, kanya itong gagamitin. Bakit po gusto niya na tayo ay mabago at maging katulad ng Panginoong Jesus? Bakit siya naparito? Ano ba ang dahilan na na pumarito siya para bayaran ang ating makasalanan, na gawin yung hindi yung kanyang ginawa para sa atin, na sobrang paghihirap para tayo ay mailigtas? Ano ba ang layunin ng Panginoon? Well, sabi natin para tayo ay iligtas, pero may dagdag pa po sa ating pagliligtas. Ito po ay para mabago, para tayo ay magawa niya bilang kawangis niya, kasi po gusto niyang magamit ang ating mga buhay. Gusto niya na ang ating mga buhay ay magiging kaaya-aya sa Kanya, at magamit niya tayo para yung iba na wala pa, hindi pa sumusunod sa Kanya, ay susunod din sa Kanya. Ito po ang salita ng Panginoon para sa atin, mga kapatid. Sa ating pagtatapos ngayon, kanina sinabi ko po yung statement na what we are is God's gift to us. What we become is our gift to Him. Kung sino tayo, yan ay kaloob ng Diyos para sa atin. Kung sino ang magiging tayo, yan naman ang kaloob natin para sa Diyos. Kaya ngayong araw po na ito, gusto kong tanungin ang bawat isa, ang buhay mo ba ay kaaya-aya sa Panginoon? Pagkatinginan mo kung ano ang nagiging ikaw, pagka inobserbahan mo ang mga gawi mo, ang mga pag-uugali mo, ang pananalita mo, ang pag-iisip mo, ang buhay mo, meron bang kapayapaan sa puso mo? Meron bang kasiguruhan na nasasabi mo, Panginoon, salamat, dahil sa biyaya at awa mo, ang buhay ko ay nababago, at ito ang aking handog sa iyo? Kung ito po ay totoo sa iyo ngayon, aba ipagpatuloy mo ang paglilingkod sa Panginoon, sapagkat ang buhay na binago, ito ay kaloob mo para sa Panginoon. Pero ang iba sa atin, pagka if we are honest, marirealize natin, teka, para akong nakukulang. Yung iba sobra pa nga na nako, wala, hindi ako kawangis ng ang buhay ko, hindi kawangis ng Diyos, kundi parang iba ang nagiging kawangis ko. Pagka na doon ka sa pwesto na yon, inihingi ko sa iyo na sa araw na ito, gumawa ka ng desisyon. Sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, patawarin mo ako. Panginoon, gusto kong magpasimula. Panginoon, gusto kong baguhin mo ang aking buhay. Gusto ko na isang araw
masasabi ko sa iyo, Panginoon, ito na yung dating buhay ko na dating sira, dating wasak, dating makasarili. Salamat sa awa at habag at pag-ibig mo na ang buhay ko ay nabago. Mangyayari yan ngayon kapag sinuko mo ang buhay mo kay Jesus at kikilalanin mo siya bilang tagapaligtas ng buhay mo. Gawin mo niyan. Tawagan mo siya. Sabi mo, Panginoon, maraming salamat sa habag at awa mo. Jesus, maraming salamat na ikaw ay namatay sa krus upang bayaran ang aking kasalanan, upang mabago ang aking buhay. Kinikilala kita ngayon. Tinatanggap kita ngayon. Sinusuko ko ang aking buhay sa iyo ngayon. Gawin mo yan sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Nais ko pong manalangin tayo ngayon para sa mga moms natin. Kung kasama ninyo ang mga mami ninyo, ituon po ninyo yung mga kamay ninyo sa kanila. And let's pray for our moms today. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Salamat for this very special day. Salamat po, Panginoon, sa Mother's Day. Lord, salamat, Lord, na you honored moms by referring yourself as a mom. Sabi ng mom sa Isaiah na you comfort your hurting people like a mother. You will never forget your people because, Lord, you're like a mom who never forgets yung kanyang mga anak. And Lord, today we thank you for all our moms. We thank you that you made them as they are. You made them like you, Lord God. And so, Lord, we pray a blessings to our mothers today. We pray that you will grant them joy, Lord, joy in all the sacrifices that they have done. Joy, Lord, in watching their children, yung mga physical children, at saka yung mga spiritual children nila. And Father, we also pray that you will grant them greater skills, Lord, lalong-lalo sa panahon ng pandemya. Panginoon, we need wiser, more effective, more Christ-like, more spirit-filled moms. More moms, Lord, who will work in your name and in your power, O Lord God. Lord, gamitin po ninyo ang mga moms, Lord, to really communicate yung love mo para sa mundo, Panginoon. And Lord Jesus, we thank you for our personal moms. We thank you for each of them. Lord, we pray your blessings, your joy, your presence, your power, your anointing for all the moms in the world. And Lord, we pray for all the families, the children, Lord God, that you will give them creative ways, Lord, to express their love, your love, for all the moms in the world. Salamat po, Lord. This is our prayer today in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Let's worship. Sing the first verse. Be still, there is a His love is deeper than the sea. His mercy is unfailing. His arms a fortress for the weak. Let faith arise. Let faith arise. I lift my head to believe again. You are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart these days, I remember you are faithful God forever. Second verse.
still there is a river that flows recovery stream, a fountain for the thirsty, pure rays that washes over me. So let faith arise, let faith arise. I lift my hands to live again. You are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart, it stings, I remember. You are faithful, God, forever. I lift my hands to believe again. You are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart, it stings, I remember. You are faithful, God, forever. So let faith arise. Lift your voices to our Lord and proclaim His faithfulness in your life. Let's sing your worship. Hallelujah. You are faithful, O Lord. You are faithful. You're all I need.
my trust in you. Lord, I trust in you. I believe you're my healer. I believe you are all I need. You're all I need, Lord. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for Jesus, you're all I need. For nothing is impossible for you. Nothing is impossible. Nothing is impossible for you. You hold my world in your hand, for nothing is impossible for you. Nothing is impossible, for nothing is impossible for you. You hold my world in your hand. Nothing is impossible for you. Nothing is impossible. Nothing is impossible for you. For you hold my world in your hands. Nothing is impossible. Yes, you're all we need, Lord. I believe that you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. I believe you're my. Father, this is what we proclaim for our generation and for the next generation, Lord, that you are our healer and that everything that is going on, Father, you are in control. If we are going through some tough times, Father, we believe
that you are the God who is in control. If we are going through sickness, we believe that you are our healer. So please remind us, O Lord, to be still and know that you are our Lord. We thank you. We worship you. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you for worshiping with us today. Let us always be encouraged na ang salita po ng Diyos ay totoo at maaasahan. If you have prayer concerns or in need of counseling, we want you to know that we are here to pray for you and with you po. Our church po also launched a COVID-91 ministry led by Brother June and Sister Christy Campita. It's a ministry po na ministers to those people who have been infected with COVID. So if you would like to be a volunteer, or if you want naman po to extend any form of help, just leave a comment below, or you may visit po our Beginnings Church FB page, and we will get back to you. Thank you, and have a thankful week ahead.